Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Psalm 37 verse 4. Kayawe mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Totoong kaligayahan, meron ba niyan? Meron po. At masusumpungan lamang po natin yan sa Diyos. Unang-una pong katangian niya, yan ay eternal po. Yung tunay na kaligayahan ay hindi po temporal. Lahat po ng temporal na bagay ay hindi po mananatili yan. Yan po'y lilipas. Pero po, ang mga bagay na eternal, mananatili magpakailanman. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, binigyan niya po tayo ng eternal life. Kasi yan po ang source ng ating tunay na kaligayahan. Number two po, ang totoong kaligayahan po'y internal. Katulad po ng love, joy, peace, yan po ay bunga ng Espiritu. Bunga ng binago nating buhay. Nung tayo po'y naging bagong nilalang kay Kristo Jesus, meron na tayong tunay na pag-ibig sa ating puso, kagalakan, kapayapaan. At huwag din po natin ibabase po sa external na bagay po yung ating kaligayahan. Kasi malulungkot po tayo, ano po, kasi lahat po ng mga bagay na external, nasisira po yan, lumilipas po yan. Kaya sabi nga po sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. At sabi sa Luke chapter 12 verse 15, watch out, be on guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession. So, pangatlo po, nakatangian po ng kaligayahan na nagmumula sa Panginoon ay yung pong meron po yung quality. Ano po, tayo kasi nagpo-focus po tayo sa quantity. Ano po, ang gusto po ng Lord, quality of life. Kailangan po, meron tayong kapayapaan sa buhay na ito. Meron po tayong joy, puno lagi ng pag-ibig yung ating puso. At yan ay hindi mapapalitan po ng kayamanan na may ipon natin sa mundong ito. No, mga kapatid, ano po, mapanday ang kayamanan. Kaya huwag niyo pong ibabase diyan ang inyong kaligayahan. So mapapansin niyo po sa pag-aaral natin ngayon, medyo practical po ito. Ano po, kasi marami sa atin ang nadadala po ng mga temporal things, ano po, external things. At higit sa lahat, namumuhay tayo. Hindi yung quality of life ang hinahabol natin, kundi yung quantity, no, yung abundance of the things we possess. Mali po yun. Pag ganoon po ang paraan natin ng pamumuhay, hindi natin masusumpungan ang totoong kaligayahan. So ano po ang dapat gawin para masumpungan ang totoong kaligayahan? Unahin si Lord. Yung po sinasabi ng Psalm 37 verse 4, ano po, kayawe mo hanapin ang kaligayahan mo at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Lagi mo siyang uunahin. Hindi po hinuhuli si Lord. Siya ang iyong priority. Tayo po, kadalasan mga tao, binabaliktad natin. Inuuna natin yung ating mga pangangailangan bago si Lord. Pag hirap na tayo, saka natin siya hahanapin. Dapat po hindi ganoon. Ay, ang gawin po natin ay unahin natin siya palagi. At yung pangarap natin, pangangailangan natin, ipinapangako ng Diyos, makakamtan naman po natin. Pangalawa po, makikita po natin din sa Psalm 37, ay yung pong commit yourself to the Lord. Mahalaga po yan eh. Yung kung hinahayaan natin siyang manguna sa ating mga buhay. Una po, unahin natin siya. Number two po, hayaan natin manguna siya sa ating mga buhay. Sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Napaprustrate po tayo sa buhay na ito. Nakakalungkot po yun pagka tayo po'y nakakaranas ng disappointments. Ano po? Kapag hindi natin hinahayaang manguna si Lord sa ating mga buhay. Kailangan po siya manguna. At ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat na iyong gagawin, i-acknowledge mo siya and He will make your path straight. So napakahalagang katotohanan nun, ano mga kapatid? Commit yourself to the Lord. Hayaan mo siyang manguna sa iyong buhay. Pangatlo po, ito, very practical. Huwag magmadali sa buhay, matutong maghintay. Mahalaga po yan kasi ang sabi ng Biblia, kailangan po marunong tayong ipanatag yung ating sarili sa harap ng Panginoon. No? Sabi dito sa Psalm 37 verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. So sabi diyan, huwag magmadali, no? Huwag maingit. Anong dapat gawin? Manalangin
at gawin ang tama. Kasi sabi po sa Psalm 34, verse 14 to 15, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. So ibig sabihin, kailangan lamang po manatili tayo sa Kanya, no? Kailangan lang minsan maghintay po tayo. Huwag tayong magmadali sa buhay na ito. Huwag na huwag tayong maiinggit sa masama. Hayaan natin ang Diyos ang kumilo sa ating mga buhay. Mararanasan natin yung totoong kaligayahan na binabanggit po ng Biblia. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning!